Alam mo, sa totoo lang, idol. Apo, idol. Nagsalita na si TV. At dito sa live stream ko. At ito yung pagkakataon din na maganda na makita ka ng mga tao dahil ikaw ang inaantay nila na makapagsalita patungkol dun kay Tatay Jimmy. Pwede ba magawag tanong, no? Napanood mo naman si TV, di ba? Napanood mo naman si kuya mo. Napanood mo naman yung mga sinabi ni kuya mo dun sa'yo, no? No? Pero nabilib ako sa kapatid mo. Alam mo kung bakit? Bakit kapatid? Alam mo, kahit na anong nangyari, kahit na anong nangyari pagkakamali, no? Mas pinili pa rin no, ni Tropang Bisaya yung pagiging magkapatid niyo. Yes, ganun pa, ganun kami nahal ng kapatid mo. Doon ako bumilib, pare, sa totoo lang. Ako tol, napaka-anong tao. At nabilib ako sa pinakita ng kapatid mo. At nagulat ako sa kanyang pinakita na pagmamahal sa'yo. Dahil kahit na alam niya na pwede kayong magkasakitan, pwede kayong magkasamaan ng loob, eh sabi nga ni Tropang Bisaya, ay mas pipiliin ko pa rin yung kapatid ko. So, doon ako nabilib sa kanya, sa totoo lang. Alam mo, sa totoo lang, kahit na naglabas ka ng ganun, kahit naglabas ka ng issue na ganun, pero still, yung kapatid mo, si TB, si Tropang Bisaya, nakuha niya pa rin na panigan yung kapatid kesa sa ibang kapatid. Doon ako nabilib sa kanya. Pero so far, sa ginawa mo, wala kang doubt. At hindi ka nilabas mo yung totoong nangyayari. Dahil kung hindi dahil sa'yo, ay hindi natin malalaman yung mga pangyayari na yun, no? Totoo yan, no? At hindi natin malalaman yung totoong sitwasyon na nangyari kay Tatay Jimmy at that time. Na si Tatay Jimmy pala ay nasa labas na. Pero ang totoo pala niyan, alam na pala ng sponsor na nasa labas na si Tatay Jimmy at nag-text nga dito kay ganito. At sinabi pa niya na dininay niya pa rin na nasa loob ng bahay. Ay yun nga, doon nga nag-init lahat yung mga sponsor, no? At nakita natin. So far, kabayan, no? Ikaw, bilang closure nito at magtatapos ng mga pagtatapos na to pa Channel James, anong masasabi mo sa kapatid mo? Ako mga kabayan, no? Wala din ako masabi sa kapatid. Kasi sabihin natin mga kabayan, yung best friend niya yung si ganto ganyan, no? So dahil doon sa nilabas ko na video, so hindi ko, una-una, idol, talagang hindi ko talaga akalain na siya doon sa social media, no? Mag-a-appear siya doon, puputok siya. Actually, idol, yes, totoo lang, kasi tama yun, binalaan ako nito yung Tropang Bisaya na ako. O, inamin naman ng kapatid mo. Kasi ang rason niya is ayaw niya madamay ka pa. Ayaw naman pala, bilang kuya pala. Opo. Bilang kuya ang ginawa niya na yun at hindi alam ng mga tao. So, yes. Para sa iyo kapatid, ikaw na magko-closure nitong mga tanong ng mga tao at bilang magko-closure bilang ganun, 'di ba? At masasabi mo na rin na wala ka talagang kasalanan sa lahat. Ayun. Paano masasabi mo kapatid sa mga pinupukol sa iyo na issue na dapat ay hindi dapat iwasan na nila dahil tapos na at nagawa na ang dapat magawa. Yes, totoo yung mga kabayan na sabi nga natin, move on na tayo kasi kung lahat ng issue mga kabayan, nabigyan na rin ng kasagutan, yes, no? Yes, totoo yan. Nabigyan sa tulong ng YouTube channel ni Biyahe ni Koy. So, about naman Tatay Jimmy, so okay na siya ngayon, fully recover na. So, ayun, okay na mga kabayan. And then, pasalamat din ako kay Tropang Bisaya kasi sabi natin, kung nakapaglabas man ako ng ganon, din niya sa una, mga kabayan, totoo yun, nagalit din sa akin yung kapatid ko, no? So, dumating din sa point na nagkasagutan kami. Pero 'di ba nakita naman natin nung pagtatapos nung nagsalita na siya, 'di ba? Ako akala ko talagang ipagpapalit ako ng aking kapatid, no? Pero nakita ko pa rin yung full suporta. Thank you kahit ganun na nangyari sa kanyang YouTube channel. Pero ayun, okay kami Sir Biyahe ni Koy, nag-usap kami bago ko pumunta dito. Ayun, sabi niya na baka daw kailangan ko na rin gumawa ng isang account. Sa mga delinquents na nangyaring ganon. Opo, sa mga ganon. So, for the meantime, siyempre, hindi naman natin. Alam ko, biglang payo sa inyong mga YouTuber. First offense yan, I think investigation pa rin yan at hindi kayo basta-basta madedemonetize. At hindi mawawala ang inyong account dahil sa mga ginawa niyong video. Pero so far, hindi ko naman alam yung controversy ni Tropang Bisaya kung may nag-report sa kanya. Pero so far, labas na tayo dun. At ayan, Papa Channel James, anong masasabi mo sa mga viewers na hindi pa rin nakaka-move on sa mga nangyayari? So yung totoo yung mga kabayan, no? May mga viewers pa rin tayo. Alam nyo, Sir Idol, may mga viewers pa rin tayo na hindi nakaka-move on kasi nakita ko rin na yun, hindi ko napapangalanan, no? Nag-live din yung tropa natin. Uh-oh. So,
revenge pa rin siya, no? Revenge. Inaano niya pa rin na pinagtatanggol niya pa rin yung side niya. Na sabi niya na wala nga daw siyang kasalanan diyan to ganyan. So siguro kung kaya't may mga viewers pa rin tayo na hindi nakakamubon. Pero alam niyo sa totoo lang mga kabayan, kung gusto niyo talaga malaman yung buong pangyayari, no? So hindi na para sa amin, hindi na kayo magsasalita dito. Sa YouTube channel ni Biyahe ni Koy, nakuna niya ng panig yung isa. So talagang matimbang talaga yung ginawa ni Idol. Kinuha niya ang panig ng isa, then kinuha niya ang panig ng Tatay Jimmy. Then after, nagsalita si Tropang Bisaya. So yun talaga yung the best mga kabayan. At hindi mo ba alam, ang totoong closure ay nasa sayo. Ayan, para sa maging patas ako, at sa hinihiling ng lahat, na nakuha lang ko nga ng ambush interview to si Channel James. Yan, salamat Channel James, no? Na kahit na anong nangyari sa inyo ng kapatid mo, mas pinili nyo pa rin ang pagiging magkapatid. Ayan, kabayan. Maraming salamat sa iyo, Channel James, sa paglalahad ng totoo at wala kang kinikilingan. Yes, na, ano, na, na, pa, na para sa isang tao o para sa lahat, o para sa lahat. Talagang diniretso mo sa punto na yon yung mga ginagawa mong alam mong tama sa sarili mo. Ayan, pagpatuloy mo yung kapatid at naway ikaw ipatlubayan pa ng Diyos, nas marami ka pang matulungan ng mga tao. Hindi lang si Tatay Jimmy sa inyo mga kababayan. At Channel James, maraming salamat na sa inyong wag mong isipin na lagi na ikaw ang may kasalanan kung bakit nagkaroon ng ganon at nagkaroon ng ganyan. Channel James, tandaan mo, will ni Lord yan upang malaman yung katotohanan. Mga kababayan, wala tayo sinasabi na may nagnakaw at may nangangkurap na ganito, wala tayong pinangangalanan, pero bahala na yung mga viewers natin sa panig na yon. Pero sa panig, sa side naman ni TV, ni Tropang Bisaya, ay meron si Tropang Bisaya ang mga documents talaga na sa tingin ko na magpapatunay na siya po ay nahawakan niya ng maayos at na-manage niya. At yung naging issue nga lang talaga doon, yung pinakamalaking nga lang doon sa cellphone na umutok doon. Pero matanong ito, papare, kamusta na si Tatay Jimmy ngayon? So, alam nyo mga kabayan, proud ako, no? Kasi talaga ngayon, di ba, ano lang yun eh, kabilang ano lang namin yun. So, pag bumibili ako ng ganto ganyan, mga magic sarap, pang luto, so talagang nadadaanan ko siya, din araw-araw ko tinatanong, tay, kumain ka na ba, ganto ganyan. Hmm. Binigyan ko rin siya ng cash, ayan, inabutan ko siya ng cash, pero sabi ko sa kanya, iwasan mo talaga muna yung pag-inom, no? So, yun Idol, para nakikinig naman, no? Sabi niya nga, talaga nga, nananatiling siya sa doon ngayon sa kanyang kwarto, lalong-lalo na quarantine ngayon ay ECQ. So sabi niya after daw ng ECQ, yun, papasada ulit siya dito para magpahangin at titingnan ulit yung ating Manila mga kabayan. Yun, mga kababayan ko, no? Yan po ang latest update kay Tatay Jimmy. Kung sa mga naghahanap kay Tatay Jimmy, yan si Channel James palagi na laging tumitingin kay Tatay Jimmy. No, at lagi niya nga minomonitor yung mga kalagayan ni Tatay Jimmy doon ngayon sa kanyang tinutulugan. Pero ngayon, talagang stick talaga si Tatay Jimmy. Wala mo lang inuman. Yes, totoo yung kabayan. Wala mo nang inuman. Wala mo nang laklakan portion na nagaganap. Yan. Yan. Ilang taon na si Channel James? Sabi dito ni Mark Place. Yan. Ilang taon ka na to, pre? 27, Idol. Ayan, 27.